Ang mga bansang ito ay mga bansang naitalang pinakamalakas sa buong mundo ngayong 2019. Hindi lamang sa yaman nakabase ang pagiging malakas ng bansa. Napakaraming mga bagay ang kinukonsidera bago maitala isang bansa bilang isa sa pinakamalakas. Kaya naman, samahan niyo ako upang atin tuklasin ang 10 pinakamalakas na bansa sa buong mundo ngayong 2019. Number 10, United Arab of Emirates. Ang United Arab of Emirates ay pederasyon ng mga pinagsama-samang 7 Emirates. Ang bawat isa sa gobyerno ay may kanya-kanyang matatag na haring namumuno. Ang mga Emirates na pumapailalim sa United Arab of Emirates ay ang mga sumusunod: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, at ang Al Quwain. Ang mga nasabing bansa ng Emirates, ang Abu Dhabi ay ang pinakakilala sa lahat dahil na rin sa pagiging bukas nito sa mga ibang ekonomiya sa buong mundo. Kabilang dito ay ang maluwag na pagtanggap nito sa mga turista. Kilala rin sa katawagang UAE, ang United Arab of Emirates ay ikasampu sa naitanghal na pinakamayaman na bansa sa buong mundo. Hindi man malakas at malaki ang hukbong sandatahan ng UAE ng mga nakaraang taon, ay nakitaan naman na malaking pangunlad sa militarisasyon ang bansang ito. Kasama na sa pinaunlad ng UAE ay ang kanilang hukbong panghimpapawid. Ang UAE ay isa sa may pinakamodernong kagamitan pagdating sa hukbong pandigma. Ito ay kadalasang kanilang binibili sa ibang mga bansa. Number 9, Saudi Arabia. Ang ikasyam sa pinakamalakas na bansa na naitala sa buong mundo ay ang kaharian ng Saudi Arabia. Ang bansang ito ay tinawag na pro-Western Arab country dahil sa tibay ng koneksyon nito sa mga bansang hindi nasasakupan ng mga Arabo. Ilan sa mga ito ay ang Estados Unidos, pati na rin ang Great Britain. Ang bansang ito ay may malaking bilang din ng mga trabahador na nagmula sa ibang bansa, katulad na lamang ng Pilipinas. Napakarami kumpanya na nagmula sa ibang bansa ang nagtayo at nagbukas sa bansang ito. Katuwang ng Saudi Arabia, ang ibang bansang Arabo pagdating sa militarisasyon. Hindi masyadong malapit ang bansang ito sa mga karating na mga bansang Arabo. Katunayan, mas malapit ito sa bansang Pakistan kung ikukumpara sa UAE. Ang bansang ito ay mas konserbatibo kung ikukumpara sa UAE pagdating sa regulasyon at kalidad ng pamumuhay. Ngunit patuloy ang pagsisikap nito upang makasabay at nakapagbigay ng laya sa mga nasasakupan nito. Isang halimbawa nito ay ang nito lamang nakaraang Setyembre ay pinayagan na ang mga babae upang makapagmaneho ng sasakyan. Kilala rin ang Saudi Arabia dahil sa lakas militar ng bansang ito. Isa sa pinakamalaking nag-aangkat ng kagamitang militar, ang bansang ito ay bumibili sa merkado sa mga bansang UK, Amerika, maging sa Canada. Number 8, Israel. Nabibilang ang Israel sa isa sa pinakamalakas na bansa sa gitnang silangan. Malago ang ekonomiya at mataas ang antas ng kalidad ng pumumuhay sa bansang ito. Maihahalin tulad ito sa bansang Japan. Ang mga mamamayan sa bansang ito ay mataas ang antas ng pinag-aralan. Ito ay may napakalaking positibong epekto sa bansa pagdating sa teknolohiya. Pagdating naman sa relasyon nito sa ibang bansa, nakapalibot dito, ang Israel ay maituturing na bansa sampu mapagitna, katuwang ang bansang Amerika at bansang Russia. Samantalang sa kabilang banda naman ay tila malamig ang pakikipang-ugnayan nito sa mga ibang karating na bansa sa gitnang silangan. Isa sa pinakamainit na usapin ay ang pagkakaroon ng Israel ng armas na nukleyar. Ngunit patuloy pa rin itong itinatanggi ang mga paratang. Sa 8th pwesto na itala ang Israel sa pinakamalakas na bansa pagdating sa usaping militar, hindi man maituturing at maikukumpara sa mga bansang katulad ng Amerika at China sa dami ng bilang na sundalo ng bansang ito. Ngunit ang galing naman ito pagdating sa taktikang militar sa kanilang bansa at maging sa labas nito ay hindi matatawaran. Ang Israel ay may isa sa pinakamagaling na intelligence sa buong mundo. Number 7, ang bansang Japan. Ang bansang Japan ay isa sa mga nangungunang bansa pagdating sa usaping ng teknolohiya. Sa mahabang panahon, ang bansang ito ay ang pinaka nangunguna pagdating sa teknolohiya. Itunuturing pa nga na mas mataas
mataas ang kalidad na antas ng teknolohiya ng bansang Japan kung ikukumpara sa bansang Amerika. Ang mga mamamayan ng Japan ay isa sa may pinakamataas na antas ng pinag-aralan, kaya naman isa ito sa mga dahilan kung bakit ang ekonomiya ng Japan ay talaga namang malago. Ang bansang ito rin ay naitanghal na ikatlo sa pinakamataas na ekonomiya kasunod ng China at bansang Amerika. Pagdating naman sa relasyon sa ibang bansa, ang Japan ay may matatag na relasyon sa karamihan ng mga bansa sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga bansang kasapi ng United Nations, maliban na lamang sa mga kapitbahay na bansa nitong China, pati na ang North Korea. Pagdating naman sa usaping militar, hindi man kasing laki ang bilang ng hukbo nito kung ihahambing sa mga bansa sa listahan, ngunit ang Japan naman ay naglaan ng malaking porsyento ng pananalapi ng kanilang bansa sa militarisasyon upang mas maging moderno at epektibo ang kanilang kagamitang pandigma. Mas madalas na kanilang ginagamit ang mataas na antas ng teknolohiyang ito sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo. Number 6, ang bansang France. Ang bansang France ay hindi lang isa sa pinakamalakas na bansa pagdating sa hukbong pandigma. Ito rin ang isa sa pinakamalakas na armas na nukleyar. Sinasabi na ang bilang ng nukleyar na armas ng bansang ito ay umaabot sa 300 piraso. Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Europa, kadikit ng bansang UK. Ang France ay isa sa may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Ito ay kasunod ng bansang Japan, China at maging ng Estados Unidos. Ang France din ay permanenteng kasapi ng United Nations at may matatag na ugnayan sa halos lahat ng bansa. Ang bansang France ay kabilang sa mga bansa na may layunin na mapanatili ang seguridad at kapayapaang pandaigdigan. Ang bansang ito rin ay kinukonsidera sa isa sa may pinakamalaking ambag pagdating sa industriya ng fashion. Ilan sa mga kilalang tatak na nagmula sa bansang ito ay ang Chanel, Givenchy at Yves Saint Laurent. Number 5, ang bansang Germany. Sa tagal ng panahon, ang bansang Germany ay kilala pagdating sa lakas ng hukbong militar nito. Kahit pa makailang beses na nahalos na wasak ng digmaan ang ekonomiya nito, ay paulit-ulit din namang nakakayanin itong bumangon. Panglima, ang bansang ito, hindi lamang dahil sa lakas ng hukbong sandatahan nito, ngunit pati na rin sa antas ng ekonomiya. Ang mga mamamayan ng bansang ito ay may mataas na kalidad ng edukasyon. Matatagpuan sa gitnang silangan ng Europa, sa tagal ng panahon ay malakas pa rin ang impluwensya ng bansang ito sa buong mundo. Kabilang sa United Nations at North Atlantic Treaty Organization, nakilala sa pangangalaga nito sa seguridad at kapayapaan sa buong mundo, ang bansang Germany ay hindi lamang sikat pagdating sa lakas ng armas at hukbong sandatahan nito. Ito rin ay kilala dahil sa ganda at yaman ng kanilang kultura. Number 4, United Kingdom. Kilala rin sa katawagang UK, ang bansang ito ay permanenteng kasapi ng United Nations. Ang pawang layunin ay pangalagaan ng seguridad ng mga bansang kasapi nito. Ang UK ay binubuo ng England, Scotland, Wales at Northern Ireland. Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Europa, ang UK gaya ng France ay kilala rin sa pagkakaroon ng armas na nukleyar. Kasapi din ito ng organisasyong North Atlantic Treaty. Sinasabi na ang UK ay may isa sa pinakamagaling na sangay ng intelligence sa buong mundo na mas kilala sa katawagang MI6. Sa bansang ito matatagpuan ang ilan sa pinakamagaling na doktor sa kasaysayan, kaya't hindi lamang sa lakas ng militar o sa ekonomiya o maging sa industriya kilala ang UK. Isa rin sila sa mga nangungunang bansa pagdating sa kalusugan at pangangailangan medikal sa buong mundo. Number 3, ang bansang China. Ang isa sa pinakamatandang bansa sa buong mundo na may pinakamalaking populasyon, ang bansang China ay tanyag pagdating sa lawak at lakas ng ekonomiya nito. Pumapangalawa sa bansang Estados Unidos sa lawak at laki ng ekonomiya. Kaya naman naimbento ang salitang Made in China. Kasapi ito ng United Nations at kilala sa pagkakaroon ng napakalaking impluwensyang politikal sa buong mundo. Marami ang kumukwestiyon sa pamamaraan at pagpapatupad ng bansang ito sa mga karatig nitong bansa, lalong-lalo na sa bansang Vietnam, Japan at maging dito sa Pilipinas. Binansagang buli ng
Asya. Ang bansang ito ay ginagamit ang laki at bilang ng hukbo nito di umano para mang-agaw ng teritoryo. Ang naitalang bilang ng hukbong pandagat at hukbong himpapawid ng bansang China ay umaabot sa higit 200,000 eroplano at barko. Ang bansang China din ay may armas na nuklear at kabilang sa mga iilang bansa na naglalaan ng trilyong-trilyong dolyar para mapaunlad ang hukbong sandatahan nito. Pinatatag din ng bansang China ang relasyon nito sa bansang Russia. Sa kabilang banda naman ay halos lahat ng katabi nitong bansa ay tila nagkakaroon ng iringan. Ito ay dahil na rin sa usapin ng agawan ng teritoryo. Number 2, ang bansang Russia. Ang Russia ay ang pinakamalaking bansa sa buong mundo pagdating sa lawak. Umaabot hanggang sa northern na bahagi ng Asia hanggang sa malaking bahaging ng silangang parte ng Europa. Ang bansang Russia ay kilala rin pagdating sa lawak at laki ng ekonomiya nito. Malaking bahagi nito ay galing sa gas at maging sa natural na reserva ng gas na matatagpuan sa bansang ito. Permanenteng kasapi ng United Nations, pumapangalawa sa listahan ng Russia dahil na rin sa napakalaking bilang at napakalakas na hukbong sandatahan nito. Isa rin sa may pinakamalaking bilang ng hawak ng nuklear na sandata ng bansang ito ay umaabot sa 7,000 piraso. Marami ang bumabatikos sa Russia, lalo na sa mga pamamaraan at taktiko nito pagdating sa digmaan, lalo na nang magkaroon ito ng hindi pagkakaunawaan sa bansang Ukraine. Ang bansang Russia ay may napakatatag na ugnayan sa maraming bansa sa buong mundo, lalong-lalo na sa bansang China. Pinangungunahan ng presidente nito na si Vladimir Putin, kahit pa marami ang bumabatikos sa paraan ng Rusong ito, hindi maitatanggi ng inuuna nito ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan kaysa sa sasabihin ng iba. Number 1, ang United States of America. Ang kinikilalang pinakamalakas na bansa sa buong mundo ngayong 2019 ay ang Estados Unidos. Hindi lamang sa lawak at laki ng hukbo nito, ang Amerika rin ay may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Pagdating naman sa impluwensyang politikal, hindi maitatanggi na ang bansang ito ay siya pa rin nangunguna. Kilala bilang ang nagtatag ng organisasyong United Nations kung saan ang bawat kasapi nito ay may obligasyong pala natilihin ng kapayapaang pandaigdigan, ang Estados Unidos ay may pinakamalaking impluwensyang politikal sa buong mundo. Pagdating naman sa hukbong sandatahan, ang Amerika pa rin ay may pinakamalaking bilang ng hukbo at ang may pinakamataas na antas na armas na pandigma. Hindi direktang sinabi ng bansang Amerika ang bilang ng kanilang armas na nuklear na hawak na itanghal na pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Ngayong 2019 ay marahil may idea na kayo kung ilan ang bilang na armas na nuklear ang hawak ng bansang ito. Hindi nito itinatago at ikinahihiya ang pagpapakita ng puwersa nito sa lahat ng bansa sa buong mundo. Tila halos lahat ng gera sa kasaysayan ay may bantila ng Amerikanong itinayo. Sinasabi ng mga eksperto na ang mga bansa sa listahang ito ay mananatili hanggang 2020. Mas malamang na magpapalitan lamang ng pwesto ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga 5 nangungunang bansa sa listahan. Abangan na lang natin kung ang Estados Unidos pa rin ay ang tatanghaling pinakamalakas at pinakamaimpluwensyang bansa sa taong 2020. Sa inyong palagay, mapapalitan ba ang mga bansa sa listahang ito ngayong taon? Kung oo o hindi, isulat lamang sa comment section sa ilalim ang inyong sagot at akin pong babasahin. At iyan ang 10 sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo ngayong 2019. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag pa rin pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang aking Facebook na Tinagalog VIP Community para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Muli po, ito si Tinagalog at sa inyo, peace out!